1 John 5:14 to 15. We are certain that God will hear our prayers when we ask for what pleases Him. The New International Version says, when we pray according to His will. And if we know that God listens when we pray, we are sure that our prayers have already been answered. How to have answered prayers? How to receive what you want from God? Father, we thank you that you hear prayers. We thank you even more that you answer many prayers even before we ask. Teach us how to pray. Teach us how to live in the center of your will so that we may receive from you what we ask of you. Be our preacher, our teacher, our guide, our light. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Receive what you want. Gaano tayo kasaya pagka nasasagot ang ating mga dalangin? Gaano naman karami sa atin yung nainip na parang wala pang sagot at meron naman ang sagot, no. How do you receive what you want from God? Psalm 37 verse 4, do what the Lord wants and He will give you your heart's desire. Gawin mo kung anong ibig ng Diyos na gawin mo at ibibigay niya sa iyo ang iyong ninanais. So gawin mo ang gusto ng Ama. Gustuhin mo ang gusto ng Ama. Hanapin ang sarili, maghanap ng ligaya sa loob ng bakuran ng Ama. Hingin mo kung ano ang gusto niyang ibigay sa iyo. Hingin mo kung ano ang dati na niyang ibinigay noon pa sa iyo. At matatanggap mo. Sasaya ka. Pag naintindihan natin ito, maintindihan natin kung bakit may mga prayers na laging no, merong laging yes, at may mga prayers na wait bago ibigay. To receive what you want from God, one, ask for what God wants for you. Not only for what you want for yourself, not for what you think you want or you like or you deserve, but you should want and ask for what God wants for you. Kasi siya ang Diyos. Siya ang magbibigay. Siya ang sasagot. Kaya mahalaga naman yun, know what God wants for you. How can you ask for what God wants for you when you don't know what God wants for you? And how can you know what God wants for you so you can ask for it? Kasi kahit anong hingin mo, pag ayaw ng Diyos, hindi niya ibibigay. Pag hiningi mo, yung gusto niyang ibigay, binibigay niya. Merong mga gusto niyang ibigay, pero kailangan hingin mo. Meron naman, hindi mo pa hinihingi, binibigay na. Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yung palang lahat ng gagawin nating maganda, therefore makakalugod sa Diyos, hinanda na ng Diyos para sa atin na gagawin natin. Meron na siyang ideya. Bago pa man tayo isilang kung anong ipapagawa niya sa atin. Marami lang ang buhay na sasayang kasi nakalagitnaan na, naubos na, hindi pa nila ginagawa yung gusto ng Diyos para sa kanila at ang ipinagpipilitan nila, yung gusto lang nila o yung hindi nga nila alam kung anong gusto nila. Tsamba-tsamba na lang buong buhay, hit and miss, hanggang natapos na lang ang earthly life, wala pang nangyari. Each person's best work is predetermined by God. Doon ang tinatawag na predestiny. Not in the details of everyday life, but in the general direction of how your life should be lived. Now, how do you know which and what work is for you, is for me? What God wants for you to do is what God designed you to be able to do. It is what God designed you to love to do.
Nagtatanong, ano po bang kalooban ng Diyos para sa akin? Ano bang papel ko sa buhay? Ano bang dapat kong gawin? Ano dapat kong maging profesyon? Anong dapat kong pag-ubusan ng lakas? Ano ba yung kaya mo na likas? At ano ba yung talagang gustong-gusto mong ginagawa? Di yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Liba na lang yung gustong-gusto mo, isang alam na alam mong kabalbalan sa buhay. Diba? God prepared the good works that we should be doing, not the bad. So para malaman mo kung saang area ka ibe-bless ng Diyos, dapat nasa area ka na naturally able and gifted ka to do, hindi pilit. At pagkatapos yung naturally, you love it. Kaya yung may nagtatanong sa akin, Pastor, ano po bang magandang negosyo? Lahat ng negosyo maganda. Pero ano ba talent mo? Kasi po, malakas pagkakitaan ngayon ng talyer, yung po bang gumagawa ng mga kaha ng jeepney? Kaya mo bang gawin? Hindi po. Enjoy ka bang gawin? Hindi po. Hindi para sa'yo yun. Para sa kumparin nyo yun. Kasi yun ang gift niya, yun ang gusto niya. Nag-welding, nagpupokpok, natatalsik-talsik ka ng mga acetylene. Pero kung hindi yun ang gusto mo, kahit malaki kita doon, huwag ka doon pumunta. Hindi yun ang will ng God para sa'yo. Kailangan able ka and you enjoy it. At Diyos ang naglagay sa'yo noon bago ka pa isilang kung ano yung regalo niya sa'yo na pag yun ang ginawa mo, ang bilis mong gumawa, naturally, maganda, masaya ang lahat, masaya ka rin. Pastor, gusto ko pong laging kumanta. Gift ko po bang kumanta? Nag-e-enjoy ka ba? Opo. Kaya mo ba? Napitilit po. Nag-e-enjoy ba nakikinig sa'yo? Hindi po. Tumigil ka. Mag-good-good ka ng nyog. Baka yun ang gift mo. Doon kaya yaman. Makakapagtayo ka ng pabrika ng bukayo. Know what you are able to do best. Know what you truly love doing. And equip yourself to be able to do it well. Hindi naman kung may natural gift ka, excellent ka na agad. Kahit nga magaganda yung natural boses, kailangan ng training, kailangan ng practice. So, pero kahit mamatay ka pa practice, kung wala kang natural talent dyan, mamamatay pati teacher mo. Kailangan may natural, tapos lilinangin mo, ide-develop. You know it, you identify it, you learn, you train, you practice. Then you are on the way to do what God has designed you to do. But before you can do that, you have to set yourself free from control of others. Kasi marami ang mga tao na may ideya kung paano ka dapat mabuhay. Unang-una na doon ang mga magulang natin. Dapat ka maging dentista. Dapat ka maging ganito. Kasi ang tita mo, meron ng silya. Mamamana mo na yun. Magde-dentista po ako dahil lang ang tita ko mayroong dentist chair. May ideya ang ating mga tita. Lahat ng mga napapaaral sa atin, tumutulong kung ano dapat mangyari sa buhay natin. You have to be free from that. You have to set yourself free from environmental limits. Lalong-lalo ang financial limits. Kaya malaking kalaban ng isang buhay na makulay at masaya at mabunga yung karukhaan. Kasi kumisan hand-to-mouth existence, survival level, hindi mo na magawa yung talagang gift mo, yung gusto mo, yung enjoy mo. Kasi busy-busy ka lang to meet, make both ends meet. Kaya dapat dumidiskarte para painlapunla rin ang buhay. At huwag tayong magkakamali mga kapatid, iba ang hanap buhay sa buhay. Naghahanap buhay ka para ka lang mabuhay at maipamuhay mo yung tunay mong buhay. Mapalad yung mga halimbawa. Gusto nang gusto nilang magsayaw. Tapos, yung pa ang kanilang bokasyon. Tapos, meron pa silang enough income from it. Ama, maganda yun. Kasi yung love mo, yung pa yung hanap buhay mo, yung pa yung buhay mo magkasama. Pero madalas, lalo kung nasa arts yung buhay mo, at sa bansang tulad natin, kailangan may hanap buhay ka pang iba. Para ka mabuhay, pero huwag kang mamatay na hindi mo na nagawa yung art mo. Kasi naghahanap buhay ka lang para mabuhay, at pag buhay ka na, ipapamuhay mo na yung totoo mong buhay. Kaya mapalad yung mga tao na ang kanilang gifting, halimbawa engineering, ang galing-galing nila doon, yun ang gusto nila, enjoy sila. Tapos, kumikita pa sila ng malaki. Yung hanap buhay nila, buhay pa nila. Thank God! But this economy, and the economies of many countries, reward certain professions more than others.
Kaya kung yung profession mo, nagkataong hindi doon kumikita ng malaki, huwag mong gigive up para ka lang kumita. Kasi kahit kumita ka ng kumita, naghanap buhay ka lang, tapos namatay ka na, hindi ka nagkaroon ng totoong buhay. So, pinaglalaban mo yun. Nagagawa ka ng paraan, didiskarte ka, hahanap ka ng mga pagkakataon na kikita ka para mabuhay, pero may oras ka at panahon para gawin mo yung tunay na giftings mo kasi doon ka mag-excel. When you are on track, when you're on the way to what God wants you to do, that's when God will provide. Marami mga tao, meron silang bulag na pananalig sa God will provide. Kahit kailan na lang, kahit saan, God will provide. It's not always happening. Meron lang provision for your survival, but not for your well-being, not for your fruitfulness, and not for your satisfaction. Because the provision of God is laid on the path that He has designed for you. Kung nung ikaw ay pinaglilihipan ng iyong ina, nililikha ka pa lang ng Diyos, binigyan ka ng ganito mga gifting, therefore, dinetermine niya ko na dapat ng papel mo sa buhay, sinulatan at dinrowingan ka ng landas na generally doon ka dadaan, doon siya nag-iwan ng mga blessing na habang naglalakad ka doon, isa-isa mong nakikita. That's when God provides, when you live according to God's will. And living according to God's will is not always about morality, it's not always about personal righteousness. It is living according to the design that God made of you and for you. So early on in life, itatanong mo agad, am I moving in the path that God wanted me to do? Kaya sa mga ibang eskwelahan, lalo sa high school, meron silang binibigay na aptitude test bago ka mag-college. Tinitingnan ko anong kurso ang pinakabagay sa talent mo. Binibigyan ka ng guidance para hanggat maaari, doon ka mag-aral kasi doon ka mag-excel. Yan ang gift mo eh. At hindi lang yan na-discover ng mga psychologists. Sinabi na yan ng Bible noon pa. Do what you were designed to do. Mga magulang, bilang magulang, ang ating number one tungkulin ay hindi diktahan ng mga anak natin kung anong buhay dapat magkaroon sila, kundi turuan at tulungan natin silang madiskubre kung ano ba ang calling, ano ang gifting sa kanila ng Diyos, at tulungan natin silang doon sa landas na yun tumahak. Romans 1:20, God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. So God reveals His character by His creation. Make it personal. God reveals His will for you by looking at you, how you were made, how you were created. Then you will know God's intentions for you. A person's make shows God's intention and will and should determine function. Paano ka ba nilikha? Sa church, iba-iba ang inilalagay ng Diyos sa mga tao na iba-iba ang talent para kumpleto ang rekado ng church. Ganon din sa pamilya. Paano ka ba nilikha? Kaya iba-iba ang papel natin sa pamilya, hindi magkakamukha. May ibang papel doon na malakas kumita, mayroong ibang papel na dahil sa kaugalian ng ating lipunan, hindi masyadong malakas pagkakitaan, pero kailangan ka rin ng pamilya mo to do that. Para yung pamilya nyo buo, kumpleto. Sa mag-asawa, mayroong isa sa inyo probably na ang hanap buhay, mas nakakapag-uwi ng pera, pero hindi ibig sabihin na yun ang mas mahalaga. Kasi yung galing at husay nung kabila, na hindi masyadong may economic power, yun na siguro ang nagbibigay naman ng soul, ng life, ng color sa inyong family life. So pareho yung mahalaga. Job 38:33, do you know the laws that govern the heavens? Magandang tanong. Alam mo ba mga umiiral na batas ng sangkalangitan? Ng sangsinukob? Kasi meron. Hindi tayo aksidente. We are creations of God. And the Creator has something in mind what He likes to do with the creation, and therefore the God that determines that designs you according to that intention of the Maker. Hindi tayo dapat mag-isang basta-basta na lang sumusugod sa gusto nating gawin. Lagi nating isinasaalang-alang, ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa akin? At paano ko malalaman yon? Titingnan ko ang aking likas na galing, ang husay, ang hilig ko. Kasi ba't inilagay yun ang Diyos doon? Definitely, yun ang gusto niyang papilin ko sa buhay.
Psalm 104 verse 5, you build foundations of the earth and it will never be shaken. It is only telling us that when the Lord builds, when the Lord designs, meron yung eternal purpose and eternal power that can never be changed. Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Obvious answer is no. Diyos ang lumikha sa lahat. Kung Ethiopian ay black yung skin, huwag mong piliting ibabad yan sa hydrogen peroxide para pumuti. Nakakalapnos-lapnos tuloy sa pagpapaputi. Iba-iba ang kulay ng mga tao. Diyos ang may likha. Kaya lang ginoglorify ko minsan yung certain color. Halimbawa, sa world politics and world economy, kung ang mga makapangyarihan ng mga taong puti, ang standard ng beauty ay puti. Pero kung nagpapaandar ng buong mundo, halimbawa ay mga maiitim, yun ang standard ng beauty. Kaya kung ang puti-puti mo, inferior na inferior ko, nakakahiya naman ako, puti-puti ko, buti pa yung pinsa ko, ang itim-itim. Pero dahil nai-influensya tayo, maging ng relihiyon, kasi may mga imahe ng mga poo na puro puti. Tapos ang imahe ng demonyo, maitim. Ay, magkaka-inferior ka nga. Tapos yung kulot-kulot pa. Hindi kung kulot-kulot ka, gusto mong ipatawid yung buhok mo ngayon. Kasi yun ang standard ko, ano dapat ang magandang buhok. Inuulol lang tayo ng advertising. Yung mga factory ng mga pampaganda ng pampamakeup, siyempre nagpoproduce sila ng pampaputi. Huwag mo walagay sila ng mga modelong puro pampaputi para tularan mo dahil para bilhin mo ang product nila. Huwag kayong pauto sa advertising. Lahat tayo magaganda. At sino man ang hindi sasangayon dyan, makipagtalo kayo sa Diyos. Dahil siya lumikha sa atin eh. May purpose ka. Paano po ako, pastor? Eh, isa po akong lalaking hindi katangkaran. Aba, lagi kang matatanggap sa Navy, lalo sa mga U-boat, yung mga submarine. Kasi hindi pwede doon na matatangkad, nauuntog lagi. May halap buhay na pang sayo. Di ba? Merong pang kanya. Iba-iba. Ang point lang ito eh. Isinisiksik mo ba ang sarili mo doon sa hindi ka naman ginawa ng Diyos para doon? Kaya ka nagmumukhang second class. Kaya ka nagmumukhang third class. Kasi wala ka sa tamang lugar. Live by the talents God gave you. Kung ano binigay sa'yo, huwag mong pang-inggitan yung talent ng iba kasi Diyos din ang nagbigay nun. Pakinabangan mo. Alam mo, ang galing niyang kumanta, ikaw hindi. Makinig ka ng makinig. O, di ba? Nakinabang ka sa ganda ng boses niya. Kailangan, pakinabangan mo yung galing ng iba. Huwag mong labanan para ka mag-enjoy. Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given to each of us. Yung gift mo, carry mo yan. Yung gift ng iba, hindi mo yung carry. Huwag mong pilitin. Kahit yung academic giftedness, may mga tao talaga ang galing sa academics. Meron naman sa iba magaling. Pag in-observe nyo, karamihan sa mga magagaling sa academics, bobo sa love life. Yung ang tali-tali ng babae, kung sino-sino nagugustuhan, yung mga ganun, eh, ganun talaga. Eh, sa arithmetic siya magaling, sa physics, sa geometry, alangan mo pati sa pag-ibig, siya pati na pinakamagaling. Kanya-kanya ng galing sa buhay. Kaya hindi dapat kinukumpere ang sarili. The Lord, yung sinasabing the Lord will give you your heart's desire, does not have to be a case-to-case specific transaction na, Lord, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, ibigay niyo sa akin. Di, ang daming usapan naman nun, papagurin mo ng Diyos, kapapakinig sa'yo, and sa 6 billion other people on the planet. Pag sinabing the Lord will give you your heart's desire, it happens automatically when you live according to God's design, meaning God's will, when you follow natural law. Hindi na kailangan magpasya ang Diyos every day, every hour, every minute, every second kung anong ibibigay sa'yo. Pag nabubuhay ka ayon sa landas na ginawa niya para sa'yo, revealed by your natural inborn talent and inclination, automatic na lahat ng kailangan mo ibibigay niya. Hindi na kailangan ng araw-araw na transaction. That is what it means that you do what the Lord wants. Laging tanong ng tanong tao, ano po kaya ang Lord's will para sa akin?
Abay, titingnan mo ang talent mo, tingnan mo ang galing mo, di yan ang will niya para sa'yo. Hindi yan detail na nakaka-oppress na nabarawat detail, pati isusot mo anong kulay. Hindi ganun. Yung general direction, eh sino po kaya ang Lord's will para sa'kin? Aba, edi yung gusto mo, at gusto ka rin. Eh kung ikaw lang may gusto, hindi ka naman niya gusto, takbo ng takbo pag nandiyan ka, eh hindi Lord's will yun. Kaya buhay ko sa mundong ito, isinulat. Tributes them to each one just as he determines. Yung mga gifting, kahit spiritual gifting, Diyos ang nagpapasya. Kaya sa church naman, may binibigay ang Diyos na gifted in preaching, merong in teaching, merong in administration, merong gifted in soul winning, merong gifted in counseling, merong gifted in giving and supporting others. Lahat yun, Diyos ang may bigay. Para pag pinagsama-sama kayo, merong isang kumpletong community, merong isang kumpletong pamilya. So kung ikaw ay administrator, huwag mong piniting maging preacher. At kung preacher ka, you go on preaching and delegate administrative work to other people who are gifted in that area. Singer ka, concentrate on music ministries. Meron naman, buhuhusay sa ushering. Doon ka dapat pumunta. Iba-iba. Hindi magkakamuka. Pero lahat mahalaga. At magiging masaya ka lang kung nasa tama kang lugar. Huwag kang magsiksik sa choir dahil lang may crush ka doon. Kasi kung crush ka rin niya, kahit nando ka sa mga bundok-bundok at nando ka sa soul winning, pupuntahan ka noon. Doon ka dapat sa kung saan inilagay ng Diyos. Kung saan nakahubog, nakabagay, nakatugma ang buong mong pagkatao. God's will is a general direction. Not every specific step you take. That is your personal choice. So do not problematize your natural self. Sa ating pagkatao, sa ating character, meron tayong pwedeng i-modify, ayusin para lalong maging effective tayo sa buhay, mas lalo tayong mas guminhawa, sumaya. Pero may mga bagay, lalo yung mga likas na likas, kailangan tanggapin mo, i-celebrate mo, ipamuhay mo. Kasi doon ka magiging best. Huwag makipagtalo sa Diyos. Huwag magreklamo sa Diyos. Diyos ko, salamat. Bakit po ba naging Filipino citizen ako? Ang daming bansa, kailangan ng visa. Eh kung ginawa ka ng Diyos sa citizen ng Tonga, gusto mo? Nasaan yung Tonga? Ng Vanuatu? Gusto mo? Maging citizen ka ng mga bansa na kung lumulubog na ngayon sa tubig dahil konting-konti lang angat nila sa tubig. Meron mga bansa. Iba-iba! Huwag kang magreklamo sa citizenship mo. Napakapalad mo nga. Dahil napaka-blessed ng bayan natin. According to the latest studies, ha, among the 30 countries studied, ang bansa na may pinakamataas ng pananalig sa Diyos, Pilipinas. Yung palang, salamat na. Kaya tayo nagsusurvive sa lahat ng nangyayari sa atin because of that unshaken faith and unshakable faith. At ang bansa na may pinaka-least incidence of atheism, Pilipinas na naman. Among 30 countries studied. So, kung saan kayo nilagay ng Diyos, pasalamat ka, bakit po ba dito sa pamilyang ako iti sinilang? Diba? Mas marami pang pamilya na mas magulo kung doon ka nalagay, pero buhay pa rin naman sila. Isaiah 45:9, Woe to those who quarrel with their maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say, the potter has no hands? Kung ikaw daw ay palayok na nililikha nung gumagawa ng palayok, nagreklamo ka ba sa akin? Bakit ganyan ginagawa mo sa akin? Bakit ganyan ang korte ko? Ba't wala akong tangkay? Ganun, puti ka lang, hayaan mo yung maker na gumawa sa iyo. Huwag ka magreklamo dyan. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received. So do not problematize other people's natural selves. Pastor, ba't kaya yung anak ko ganito? Ibang iba naman ang inaasahan ko. Bakit gano'n noon? Sabi ko, bakit? Biik ba ang anak mo? Hindi naman po. Kambing ba? Hindi po. Tao? Pala eh. Tao ka, tao yung anak mo. Iba-iba talaga ang tao. Hindi magkakamuka. Kung pilitin na yung anak mo magswak sa mga ini-imagine mo kung dapat kung ano yung anak mo. Kung magpakananay ka na lang. Kasi ikaw ang pinagbigyan ng ganyang anak, ibig sabihin, gift yan sa'yo ng Diyos.
gift po. Tingnan mong mabuti para ma-realize mo, pero huwag mong ipilit yung gusto mo. Tingnan mo ang kanyang character. Marami nga mga anak eh, sila itinatakwil-takwil, kinakawakwawa ng bata, pagtanda ng magulang, yun ang nag-aalaga eh. Maraming ganun. So tingnan mo kung anong mabuti sa bawat isa, and do not change people according to your fantasy. Because if you're only using me to fit your fantasy, you're really not in love, so let me go. Eh parang Karen Carpenter, ano? Huwag ganun, kahit kayo may mga nobyo, nobya, pinipilit na mag-sweet kayo sa fantasy niya. Yung nobyo niyo, gusto niya, ang buhok mo yung hagantuho. So, ikaw ang pahaba. Ito, wig. Pakasalan mo yung wig. Bakit mo ko pinipilit mag-swak sa gusto mo? Kung ayaw mo sa akin, eh, sorry na lang, we both lose. But I will not change to suit your fantasy. Dapat ganun. Yung ginagalang ka, nire-ina-accept ka, hindi pinipilit kang ibahin. Why go with somebody who wants to change you to suit his or her fantasy? It's going to be stressful. At pag ihiwalay din lang kayo bukas, di ngayon na. Para makamove on ka na ngayon. Mas maaga. Allow, help others develop and live by their God-given talents and nature. Lalo magulang ka, kapatid ka, kaibigan ka, huwag mong kontrahin yung nature ng tao, turuan mo siya how to develop it in the best possible way. Do not force others or yourself to change beyond your natural self. At ulitin ang Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? The obvious answer is no. Lalong-lalo na sa technology available at the time when the verses were written. It really meant no. Impossible. So do not impose your ideas, your expectations, your requirements on other people's personal development. Kahit ka pa may authority over them, especially if you have authority over them, do not misuse your authority. Use it to nourish them, to help them, not to dictate on them. Kahit mga magulang. Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Not only of yourself, not only your instruction, not your version of truth, but the version of the Lord. So huwag niyong ubusin ang pasensya ng inyong mga anak to the point na kailangan nilang lumayas, kailangan nilang mawala sa inyong bahay para lang sila maging totoo sa kanilang mga sarili. Huwag niyong ubusin ang pasensya nila. Palakihin niyo sila, sanayin niyo according to the Lord's will. At na-define na natin ang isang ibig sabihin ng Lord's will na yan. Look at how the person was created. Yun ang Lord's will sa kanya. 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up. God does not have to stop every moment to personally give you what you want. Preset na yun. Pag nabubuhay ka in the center of God's will, according to how you were designed, God already gave you what you will want. Isaiah 65:24, before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Ibig sabihin ng Diyos, no need to tell me, alam ko na yan. Live according to my will, and you will receive the desires of your heart. But first, be true to your heart. Be true to the heart I gave you. God already set into natural, automatic motion how you would get what you want. Romans 9:20, who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Yan, sino ka? Para magtanong sa Diyos kung paano kanya nilikha. Walang mangyayari sa iyo pag nakipag-contest ka sa iyong mga unchangeable truths. By being true to yourself, meaning being true to God's design, you would naturally want what God willed for you to want and to have. Pag totoo ka sa sarili, ang magugustuhan mo, yung gusto ng Diyos na gustuhin mo, at kung ang ginusto mo ay yung gusto ng Diyos na gustuhin mo, matagalan niyang ibinigay yon nun pa. Naghihintay lang ng release date. Time. Release. Ang mga blessing na yan. Pero kailangan, yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Do not try to be somebody else. Do not try to desire what is for others. That's why I always remember fondly a poem we learned in high school
one of the many, Sonnet 29 by William Shakespeare. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. So Shakespeare is talking from the point of view of someone who's unhappy with himself. Mag-isa lang daw niyang itinatangis ang kanyang abang kalagayan at nabibingi niya ang langit sa kanyang mga iyak at daing na di naman dinidinig. So niya, tinitingnan ko ang sarili ko at wala akong magawa kundi sumpain ang mapait kong kapalaran. So this is a person mourning his or her own life. To go on with the sonnet, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, contented least. So tumitingin siya sa mga tao sa paligid niya, sabihin ganun, sana siya na lang ako na lang katulad niya. Para ako maganda, masaya, sabihin ganun, tulad niya, maraming kaibigan, ako hindi masyado. Hinahangad ko yung galing niya sa ganitong art, hinahangad ko yung galing niya sa ganung mga ginagawa niya, tapos ako naman, ang konti-konti lang na-enjoy ko sa buhay. Hindi ako makontento. Eh, nagreklamo niya sa kanyang buhay. Pinagnanasaan ang buhay ng iba? Pinagnanasaan ang para sa iba? Kaya sabi nga niya sa Ten Commandments, you shall not covet thy neighbor's goods, thy neighbor's wife, thy neighbor's everything. In other words, dahil doon, inggit siya sa iba. Isa sa mga pinaka, malakas sumira ng kalusugan ng inggit. Sumisira ng disposisyon, sumisira ng ligaya. Yung inggit na yan. At naiinggit ka pag tinitingnan mo yung binigay sa iba at the expense of ignoring or in the process you ignore what God gave you. Sabi sa Ecclesiastes 4:4, and I saw that all toil and all achievements spring from one person's envy of another. Kung may ganun, lahat ng paghihirap pati achievement ang pinagmumulan inggitan. Kaya nagtatataas ang grade niyang estudyante niyan, gusto niyang taasan yung grade ng kanyang katabi. Kaya marami daw schools ngayon, hindi na uso yung grading. Kasi you go to school not to compete with one another, but to learn. Pero habang may mga first, second, third honor, may competition ang mga nanay. Kaya pinagdudukdukan yung mga anak, mag-aral ka, nakakaya sa kaibigan ko, siya aakyat sa entablado, ako hindi. Di ba? Yung mga ambisyosang mga nanay kumisa na nagtutulak sa mga anak na sobrang maging competitive. Dapat ko ano yung galing mo, doon ka. Mami, ang galing-galing ko po sa reses. O, ito pambawan, anak. Siguro yan ang gift mo. Di ba? Dahil kasi pagdukdukan mo yung anak ko para maging magaling sa trigonometry. Tapos ang galing-galing sa geometry, papagawin mo lang pala ng parol. Sine ka pa, cosine, tangent, cotangent. Parol lang pala ang kakauwian ng gagawin niya. Bagamat kung gift mo, edi maganda. Pero kung pinilit ka, ano nangyari sa buhay mo? Sa pagpapatuloy ng Sonnet 29, sa wakas sa tauhan siya. Ganyan lang ng mga sonnet si Shakespeare, eh. May resolution sa dulo. So niya, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state. Sabi niya, dito sa aking pagdadalamhati, bigla akong sumasaya pag naiisip kita. At ang aking kalagayan. And like to the lark at break of day arising from solemn earth, sings hymns at heaven's gate. At nagmumukha ako sa ibong umaawit o sa ibabaw ng tore ng simbahan sa umagang umaga, biglang ang saya-saya ko. For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. Pag naaalala ko ang pag-ibig mo, ang mga text mo na, kumain ka na ba? Magkaroon. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko kahit kaninong mayaman o makapangyarihan. Sasaya ka pag naisip mo kung ano yung meron ka na tunay mong ikinaliligaya. Knowing, appreciating what one has gives wealth and happiness. At I'm sure kayong lahat na memorize nyo rin ang Sonnet 29 noon. O absent kayo nang ituro yun. Ay, ganun pala yung Sonnet 29. Kaya maganda yung mga nag-aaral tayo ng poetry. Kasi kumbaga bundok-bundok na mga ideya na sisiksik sa kuanting salita ng magagaling na mga makata.
So the first order of business is to know who you are per God's design. Then you will know who you should be. 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. May talab ang grasya sa akin ng Diyos. Ako ay ako, at ang grasya ng Diyos ay sapat para panindigan ko yan at para maging makabuluhan ang buhay ko, being I am who I am. Psalm 139:13, for you, not others, not me, you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. The first order of business is to know what you really want and to work for it, to work alongside it. Jeremiah 29:11-12, sabi ng Diyos, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Come to me, ask about my plans for you, because I know the plans, and I will listen to you. Live according to my plans for you. 1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Alam niyo ba kung anong plano ng Diyos sa umiibig sa Kanya, sa sumusunod sa Kanyang kalooban, sa nabubuhay according to design? Ganon? Higit pa sa lahat ng nakita niyo na. Higit pa sa lahat ng narinig niyo na. Sa katotohanan, ni hindi sumangi sa inyong guni-guni ang kadakilaan, kagandahan ng gustong ibigay sa inyo ng Diyos. So dapat yun ang hanapin ninyo. Know what God wants for you. Ask for and live by what God wills for you. And receive all of it. Plus. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos na nagre-reklamo, maralita, hindi masaya sa buhay niya, mamamatay na lang, hindi pa sumasaya. Hindi bagay yon. Pero una nating hanapin, ano ba ang kalooban sa akin ng Diyos according to how I was made? Doon ako mamumuhay, paninindigan ko yon, lilinangin ko yon, and I will receive blessings I have never even imagined. Dear God, we thank you for the beautiful plans you have for each one of us. Teach us to be faithful to you. To you, our Creator, our Maker. Teach us, Lord, to appreciate you as Creator and to appreciate the creation as well, including ourselves. At nawa maging panggising, guide, light sa amin, Lord, na meron kayong plano na ang successful life is not the life lived according to our will, but the life lived according to your will, your giftedness, your nature that you gave us to us. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, at isipin, paano dadagdagan pa ang kahulugan ng buhay sa pagiging mas totoo sa sarili? How to release and set people free to be themselves as well, and how we can help them? Father, teach us to make this message personal, to bring it close to home. Pagbulay-bulayan, dinggin ang bulong ng Espiritong Banal.